Hi mga ka-traders, magandang yaman po sa ating lahat at sa video naman po na ito. Ito na po ang part 2 ng ating trading challenge, no? Kasi marami pong nagtatanong ano na nga ba daw ang update. Kaya naman sa video na ito, i-update natin siya, no? At kung ano nga ba yung mga trinade ko na yan tulad ng nasa video. So kaya naman sa mga gusto nyong, no, matutunan at malaman yung ating mga ginawa dito, ay panoorin nyo ng buo ang video na ito. Pero kung bago pa lamang pala kayo sa aking YouTube channel, ako nga pala si Christian G. Azucena, isang 19-year-old na trader and investor at aka estudyante trader. So gumagawa tayo ng mga videos patungkol sa trading and investing, personal finance and economics. Kaya naman kung gusto mo matutunan lahat ng yon, mag-subscribe ka na sa ating YouTube channel at huwag mong kalimutan na i-click yung notification bell button para lagi kang updated every time na may mga new contents tayong i-upload, no? At sa mga gustong matuto dyan ng trading and investing, na ako na mismo ang magtuturo sa inyo, so you can join now the Trading 101 Masterclass and Mentorship Program, na kung saan ako na po mismo ano, ang magko-coach sa inyo, one-on-one and private mentorship po siya, no? So i-message niyo po ako sa ating official Facebook page na The Estudyante Trader if you really want to join, no? And you have willingness in your heart na matuto po ng trading, no? So The Estudyante Trader, search nyo lang po, with more than 2,900 likes and 3,300 followers po. Ayan, so mga ka-traders, no, without further ado, eh, tignan na natin tong trinade natin. Actually, makikita nyo nga, no, kanina pa, eh, loss pala siya, di ba? Pero, sa totoo lang mga ka-traders, no, una pa lang yan. Kasi, hindi porket nag-sell short kasi tayo, no, Solana. So nag-sell short tayo around this level, so tumaas siya, ganun talaga. Kasi ang tinitignan ko dyan na perspective, hindi naman yung short term. Ang tinitignan ko dyan na perspective, yung pababa pa siya ng pababa in the next hours, yan, in the next days. So maaari pa talaga siyang bumaba. So sa ngayon, siguro nakikita natin, no, medyo umaangat siya, no, nagre-retest. Pero makikita natin sa mga levels na to kasi mga ka-traders, no. So kung i-ano natin siya sa screen, yan, may isusum in natin, makikita natin na nag-bounce lang dito ng bahagya. Pero kapag po yan, no, nag-retest dito, so possible na ulit magbumalik yan dun sa dati niyang range at pwede pang bumaba ng bumaba. So kumbaga, ang risk natin dyan is maliit lang, no? Yung leverage natin is 20, pero makikita natin yung portfolio allocation or yung ating position sizing is really kontrolado lang din. So kaya dito may makikita tayong resistance, so pwede nating guhitan yan ng resistance. Ganyan yung ating nagiging approach sa trading. So pinagplanuhan talaga natin siya. Ayan, and then gumagamit din tayo ng mga indicators such as RSI, moving average, no, and MACD. At napaka-importante rin dito yung volume kasi doon yung makikita kung sino ba yung nagte-take over sa market, no? Is it the buyers, no? Is it the sellers? Ano ba yung mas malakas, yung selling pressure or yung buying pressure? So ang tip ko sa inyo, kapag ka, minsan kasi noon ang mga beginners po o yung mga wala pang masyadong awareness sa trading, kapag ka nakakakita sila ng red, no? Akala nila ay lugi na to, ibebenta ko na to, losses na to, no? Pero hindi nyo po naunawaan na paghinintay nyo lang siya, no, follow your trading rules, no, follow your trading style, no, and most importantly, no, follow your trading goals, no, and your target. Kasi kung ano yung sinet nyo na target, no, minsan nangyayari naman talaga siya, no, madalas, pero binebenta nyo kaagad, napapangunahan kayo ng takot, di ba, or what we called as tinatawag natin na nagpapanik kayo, no, kapag ka nanulugi na kayo. So kailangan i-stick pa rin kayo dun sa plinano ninyong system, dun sa plinano ninyong goal, no, kasi kapag ka nag-stick kayo dun, ibig sabihin yan, no, nag-i-improve po kayo, no, kahit natatakot na kayo na may losses na, kumbaga, no, kampante pa rin kayo at kalmado pa rin kayo para nakakapag-isip kayo ng rational sa inyong pagte-trade. So kaya eto, no, makikita nyo yung initial position natin, no, medyo nag-loss tayo dyan. Pero again, ang aking approach dito, wala akong pakialam kung loss ako ngayon, no, dahil ang tawag lang po dyan ay per paper loss, no. At ang inaabangan natin dyan ay yung tinatawag natin na medium term to long term na galaw neto, no, mga ilang araw pa, no, mga ilang days pa, ilang oras or ilang days, para nang sa gayon makita natin yung perspective pala niya is more on
really sa medium term perspective at hindi ito scalping. No, nag-i-scalp din naman ako na approach, pero it's more on ano eh, ang approach ko dito medyo medium term or swing trading na tinatawag natin. Kaya dito, update natin yan sa mga sumunod na videos natin kung ano na nga ba ang naging galaw nito. Kasi halimbawa, no, etong pagkakataon na ito, sa charting na ito, tumaas. Ayan, dito sa part na to tumaas, no, dito rin tumaas. Pero what is more important, 'di ba? Kung nag-sell short ka, mas lamang yung pagbaba kaysa sa pagtaas. And same as well, kapag ka nag-buy long ka naman, kahit na bumababa siya, you must know when to entry. And you must know also when to take profit. So kaya dito mga ka-traders, hindi tayo natatakot dito, hindi tayo nangangamba, no, na baka ma-liquidate. Kasi alam naman natin yung pinasok natin na position dito and yung entry natin, na safe naman siya, no? At malayo talaga yung liquidation. Kaya dito naniniwala tayo na possible pang bumagsak ito at masunod yung ating trading bias dito. So titingnan natin yan sa mga sumunod na galaw niya at i-update natin kung ano na nga ba yung naging galaw nito. So time to time, no, day to day, magagawa tayo ng uploads, no, and updates dito sa ating trading challenge na ito. So magkano yung kapital natin nung una? 14,000 pesos, no? Makikita nyo doon ngayon, medyo nag-loss na siya, pero hindi tayo nababahala dyan. All we have to do is to have long patience. All we have to do is to analyze the market, study the market, and, no, papasok lang tayo when it needed the most. So, kaya yun mga ka-traders, no? I-comment nyo naman kung ano yung mga siguro recommendations token nyo sa akin. Ano ba yung mga recommendation strategy? Yan. Titignan din natin yung mga comments nyo, no? Kasi marami rin pong na-excite. So, kaya naman mga ka-traders, no? Hanggang dito na lang muna yung video natin. Sinabi ko lang, no? Kung paano yung entry ko, paano yung approach, no? Sell short ito. Nag-futures agad tayo. Pero again, calculated risk ko naman yon. At kayo din sana, kapag ka nagte-trade kayo, calculated risk lang din. Huwag yung basta sinabihan ng kaibigan or na-hype lang, papasok na agad. So tayo, pinag-aralan talaga natin itong maigi po, no? So, kaya yun mga ka-traders, no? Ayan, bumababa na yung ating losses. Bababa na ito, no? So kanina, umabot ng $20 plus yung losses natin. Ngayon, nasa $10 na lang. Ayan, or magle-less than that na. Okay, so kaya yun mga ka-traders, kung nagustuhan nyo itong video na ito, i-like, share, and subscribe, and hit the notification bell button. I-share nyo na ito sa mga ka-trading community and group ni po ninyo. Para nang sa gayon, marami po tayo matutunan din, maraming makakita nito at ma-inspire sa paggawa natin ng mga trading challenge na katulad ng ganito. So sa video na ito, sinabi lang muna natin yung setup natin, yung binili natin, at kung paano tayo nag-start, no? So sa mga susunod yan, magtiwala lang kayo, ayan na, no? Bumababa na yung ating losses at babawiin niya ng pagbaba. So sula na ito, no? Futures trading, but again, it depends sa inyo, no? Kung magte-take kayo ng risk o hindi. So please trade at your own risk and please do your own research as well. So yun lang mga ka-traders, gagawan pa natin to ng mga next videos sa ating series, Trading Challenge 101. So yun lang po. God bless you all and see you on my next trading challenge videos.